topic ko po ay Christian growth. Kung nais nating magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, nais nating palaguin ito. Umpisahan natin sa definition. A process of becoming more and more like Christ in word, in thought, and deed. Ayan, yan po ang ating definition ng Christian growth. It is a process. Kung nais nating lumago, no, hindi maganda sa isang Kristiyano na magsasabi tayo sa ating kapatid na, attend ka na attend ng mga prayer meetings, attend ka na attend ng mga LSS na ganyan, wala rin naman nangyayari sa buhay mo, ganyan ka pa rin. Diba? Huwag tayo magsasalita ng ganun kasi nga po, ang ating paglago is a process. Hindi po ito instant na pagkatapos ni dito sa Life in the Spirit Seminar, mga santo na tayo paglabas natin. Amen? Second, becoming. Kailangan natin may konting isacrifice. Ganon din sa buhay Kristiyano. Kung gusto nating mapalapit sa ating Panginoon, may konti tayong isasakripisyo. Kung tayo dati madaldal, chismosa, konting sakripisyo, itikom ang mga bibig natin. Yung mga father na mga palahubog, anong kailangan isakripisyo para maiwasan ang pag-inom? Alisin ang pag-inom. Pero mahirap yon, di ba? Sakripisyo nga. In other words, kailangan personal decision na isacrifice mo yung bagay na yon para mapalapit ka sa Panginoon. More and more like Christ. Pag idol natin, si Vilma, anong tawag sa atin? Vilmanyan. Pag idol natin si Nora, pag idol natin si Kristo, Christian yan. Hindi, Christian. Ayan. Di ba sabi nga, man plus Christ is Christian. Kaya pag tinanggal mo si Christ sa atin, ano maiiwan? I-A-N. Sabi doon, without Christ, I am nothing. Ayan. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo sa buhay natin. Sunod, in thought. Ayan, sa ating pag-iisip. Romans 12:2, huwag po nating iayon ang ating pag-iisip sa kamunduhan, kundi kung ano ang kaaya-aya sa ating Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Sa modernong pag-iisip, minsan kasi nasusunod tayo sa mga uso, lalo na sa mga kabataan. Uso ang hindi pa tapos na damit. Alam niyo ba yung hindi pa tapos? Kung sino pa yung, kung ano pa yung hindi tapos na damit, yung pa yung mahal. Ewan ko ba, bakit hindi na nga tapos, mahal pa siya. Di ba? Uso ang, ano ba, earrings na nasa dila. Minsan yung uso na mag-ingat tayo, kaaya-aya ba sa Diyos yun? Ang acronym na WWJD. What would Jesus do? What would Jesus do? Kung uso yan, what would Jesus do sa, ito ba, mapapalapit ako sa Panginoon? Di ba? Mag-ingat po tayo sa mga uso, mga kapatid. Pangalawa, word. Sabi po sa Ephesians 4, verse 29, don't let evil things pass through your mouth, but say things that will help other people. Ayan, huwag po nating hayaan na masamang bagay po o mga masasamang salita ang lumabas sa ating mga bibig. Bagkus ang mga salita lang na makakatulong sa mga tao. And indeed, sabi po dito, huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Kasi kung ano ang tinanim natin, yun din aanihin natin. Kung pagmamahal ang tinanim natin, anong aanihin natin? Pagmamahal. Siyempre, hindi naman hate kung pag-ibig. Pagka peace ang tinanim mo, siyempre kapayapaan din ang ibabalik sa'yo. Sa ating spiritual life, meron din tayong food. Una ay ang body of Christ. At ang body of Christ ay saan natin matatagpuan, mga kapatid? Sa Eucharistia. Tuwing misa. Sana po, pag mag-misa tayo, huwag po tayong malate sa Mass. Amen? Huwag po nating umpisahan ng gospel at tapusin sa susunod na Mass na gospel din. Parang ginawa nating, paano, sinihan. Kundi, umpisahan natin sa entrance song at tapusin natin sa final song. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26 to 28. Ngayon, ang isang katuruan dito sa community talaga na sana iwasan natin tumanggap ng Eucharistia ay pag
nagsasama na tayo na walang basbas ng sakramento ng kasal. Yun po yun. So medyo bato-bato sa langit ang tamaan. Sana matamaan na. Amen? So kung wala po tayong basbas ng sakramento ng kasal at nag-uuna-una na po tayo, medyo iwas-iwasan na po natin at sana maging goal natin na magpakasal tayo at umentor na tayo dun sa sacrament of marriage. Pangalawa, Word of God. Sabi sa Matthew 4 verse 4, di lamang nabubuhay ang tao sa tinapay pero sa bawat salita na namumutawi sa Diyos. The Word of God is our manual. Kung ang TV nga may manual, pag nasira, diba? May kailangan manual tayong tingnan. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Kung tayo nalulungkot, kung tayo nadedepress, ang salita ng Diyos ang manual natin kung paano tayo pwedeng ayusin ng Panginoon. Pag sinabi po sa ating mga Katolikong Word of God, dalawa po yan. It is the Bible and the church teaching. Pangalawa, mag-exercise. It should be regular and result-oriented. Kailangan natin ng community na para dumamay pag tayo ay nangangailangan. Kailangan natin ng community para mas lumago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. At bago ko po itapos itong aking sharing, nais ko pong tapusin to sa isang sharing. Ba yung paulit-ulit? Naguluhan ako dun. Nais ko pong share sa inyo. Alam niyo po, na-touch ako dun kay Sister Lovely ba yun? Sabi niya, parang swak na swak lahat ng mga bagay na binibigay sa kanya, nalulutasan. Naranasan ko rin po yung kabataan na nagtatanong ako, Lord, but parang ano, parang yung kabataan ko napaka walang ano, walang mga happenings. Ganun pa eh, happenings. Kasi yung kapatid ko, naaalala ko, yung panganay kong kapatid, pag nagkukwento yun ng mga kabulastagan niya, kabulastagan niya sa school, parang naiingit pa ako, buti ka pa, nakakaganyan ka sa school mo. Basta sino, parang ina-admire mo yung ano eh, yung kabulastagan niya. Kunyari, pag inaano niya yung teacher, ganyan-ganyan. Parang, ba't ako, hindi ako makaganyan. So parang sa akin, I live protected talaga yung life ko kasi ako lang yung mag-isang babae sa pamilya. Until the time na dumating si Dang sa buhay namin, talagang protected ako. Ako yung tipong kapatid na bawal mag-shorts. Grabe, no? Kasi yung mga kapatid ko, lalaki. Bawal ka lumabas sa bahay na naka-shorts. Ganun sila ka-protected sa akin. So, lumaki ako na talagang natapos ko ang college ko na walang bagsak, no? Kasi takot akong bumagsak. Dahil pag bumagsak ako, kung ano-ano na maririnig mo sa mga bagulang ko. Bawal kasing bumagsak talaga. Lalo na sa amin ni Bindoy, kaming dalawa ni Bindoy, bawal ang bumagsak sa amin eh. Pero dun sa mga kapatid kong lalaki, okay lang. Parang ganun eh, no? So talagang parang ganun ka, protected yung ano ko na yung mga pagsubok, kayang-kaya kong lampasan. There was a time nga nung college na nag-thesis ako, tapos iniwanan ako ng thesis partner ko. Grabe yun ah. Thesis, ikaw lang magde-defend mag-isa. Grabe, grabe yung nangyari kasi iniwanan niya ako dahil nasunog yung bahay nila. So anyway, natapos ko yung college na nakapag-defend. Oh, parang ganun ka, ano eh, ganun ka-soft ang aking buhay. Kasi nga talagang protected, ganyan. Pero ngayon, meron akong isang part ngayon sa buhay ko na parang hindi na ako naprotektahan. Hindi na ako naprotektahan ng mga kapatid ko. Ano ba to? Diyos ko, Lord. ako po ay pinagpala na magkaroon ng asawa. Asawa ko po ay aking kasintahan for 9 years. 9 years. At naging asawa ko po siya for 2 years. Naging asawa. Kaya ako po nasabing naging asawa dahil namatay na po siya noong August 14. August 14 lang po. Due to cancer. And parang sa pagninilay-nilay ko, Diyos ko, Lord, ayaw ko iyak. Parang doon ako sinabi ko, ito siguro yung time na hindi na ako mapoprotektahan ng pamilya ko. Ito yung time na kailangan kong i-bear yung sakit mag-isa. Alam niyo po, yung asawa ko, napakatatag noon, sobra. He suffered ng cancer
for 8 months. Nalaman na may cancer.